Kuya Gab, Ate Bea, Ate Kayla, Ako si Sia. At ito ay kami ang makakasama ninyo ngayong umaga dito sa ating Germex Sunday School Online or GSO. Handa na ba kayo mga bata? Sama-sama tayong umawit. Sama-sama tayong sumayaw. Sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Tara! And
Good morning mga kids! Ako nga pala ulit si Tito Ad. At bago tayo mag-start sa ating storytelling ngayong umaga, tayo muna yumuko at manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito upang aming marinig ang Bible story na nanggagaling sa iyo. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isip at aming tenga sa mga bagay na aming maririnig at tulungan niyo po kaming i-apply ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray, Amen! So mga kids, ready na ba kayo sa ating story ngayong umaga? Kung ready na kayo, pwede bang marinig ang inyong mga boses? Alright, let's go! Mga kids, nakikita niyo ba ang larawang ito? Tama, isa itong family picture. Sinasabi ng larawang ito na ako ay membro ng aking pamilya. Ngunit, sa anong paraan nga ba tayo nagiging parte o kabilang ng ating pamilya? Alam nyo ba ang sagot dito? Sige nga mga kids. Tama, kapag tayo isinilang mula sa sinapupunan ng ating mga ina, dun lamang tayo nagiging parte o kabilang ng ating pamilya. Ngunit sa story natin ngayong umaga, itinuturo ni Jesus na kailangan natin ipanganak ng muli para maging kabilang sa kanyang pamilya at kaharian ng Diyos. Ngunit paano nga ba? Halika, ating alamin sa ating story. Ready na ba kayo, kids? Let's go! Noong unang panahon, merong isang leader ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Maraming narinig si Nicodemo tungkol sa katuruan at kahanga-hangang himala na ginawa ni Jesus. Subalit, merong pumipigil sa kanyang puso sa pagkita at pagpunta kung nasaan si Jesus dahil ang kanyang mga kasama at leader ay hindi naniniwala at galit sa mga katuruan ni Jesus. Subalit hindi napigilan si Nicodemo. Kahit alam niyang maraming magagalit sa gagawin niya, ay nagpatuloy pa rin siya na puntahan at makausap si Jesus. Sa gabing iyon, dali-dali si Nicodemo nagpunta kay Jesus. At sinabi niya kay Jesus, "Tunay nga na napaka makapangyarihan ng mga iyong ginawa. Walang sino man tao sa mundo na makakagawa nito kung hindi suma sa kanya ang Diyos." Ang tugon ni Jesus kay Nicodemo ay ganito, "Tunay nga na ang lahat ng aking sinasabi sa inyo na walang sino man dito sa mundo ang makakapunta o makakabilang sa aking kaharian at pamilya kung hindi siya ipapanganak ng muli." Napatigil si Nicodemo at napaisip, paano po ba tayo magiging pamilya ng Diyos kung kailangan natin ipanganak ng muli? Tugon ni Nicodemo kay Jesus. Ang sabi ni Jesus kay Nicodemo ay ganito, "Huwag kang magtaka, Nicodemo, kung ang sinabi ko sa iyo na kailangan mong ipanganak ng muli upang makabilang sa aking kaharian at pamilya. Na kailangan nating ipanganak ng pangalawang beses para maging parte ng aking pamilya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos." Subalit, inahalintulad ng Panginoong Jesus ang muling kapanganakan natin para maging kabilang sa kaharian niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos sa hangin. Mga kids, nakikita niyo ba ang punong ito? Hindi natin nakikita habang dumadapo ang hangin sa mga dahon ng puno? Pero nararamdaman natin ang pagbabago sa mga dahon dito sa punong ito, hindi ba? Parang ganun din sa ating buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus, kabilang na tayo sa kanyang pamilya. Pero papaano nangyayari iyon? Hindi ba't parang hangin? Hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, subalit nararamdaman natin sa ating puso ang pagbabago dulot ng Espiritu ng Diyos. Hindi ba't hindi napakahirap, hindi ba't maging parte ng pamilya ng Diyos? Kailangan lang natin tandaan ang dalawang puntong ito. Una, tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, magtiwala sa Kanya
at hayaan ang Espiritu ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Ulitin ko mga kids, may dalawang punto para maging kapamilya at makasama sa kaharian ng Diyos. Una, tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, magtiwala at hayaan ang Espiritu ng Diyos na kumilos at paguhin ang ating buhay. Hindi ba't madali lang? O mga kids, ngayon at parte na tayo ng pamilya at kaharian ng Diyos, samahan niyo si Tito Ad sa maikling panalangin ito. Tayo yumuko at tayo manalangin. Panginoon, sa iyo ko po ibinibigay ang aking puso at ang aking buhay. Panginoon, sa umagang ito, tinatanggap ko ikaw bilang aking Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Hayaan niyo po, Panginoon, at turuan niyo kami na magtiwala at buksan ang aming puso at pumasok ang iyong banal na Espiritu upang kami baguhin. Panginoon, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At dyan nagtatapos ang ating story ngayong umaga. Hanggang sa muli mga kids, see you sa next GSSO. Paalam! Hi guys! Ngayon naman, pag-aaralan natin ang life verse na galing sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ngayon naman, lalagyan natin ang action. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Isa pa, ulitin natin, sabayan niyo ako. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Okay, mag-a-action ako, tas kayo naman mag-recite ng verse. John 3:16, okay, sabay-sabay naman tayo. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ayan, huwag niyo kakalimutan yung life verse natin. See you next week. Paalam! Yan mga kids, bago nating tuluyang i-end ang ating Sunday school ngayong umaga, tayong manalangin. Lord, thank you for this morning. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at protektahan sa aming pang-araw-araw na mga ginagawa. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito. Patuloy niyo po silang palakihin na ayon sa iyong mga purpose sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Paalam mga kids!